Hello guys, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito yung reading natin for Earth Sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Para sa gusto mo po personal reading, yung Tarot Reader, i-search mo na lang siya sa Facebook. Start na natin ang reading. What do we have here for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn? Ayan. Knight of Pentacles, the High Priestess. Bottom of the deck is the Devil. Okay. So, So, nakikita natin dito, I feel like a lot of pag-aayos, no? Which is maganda to. Pag-aayos sa sarili mo, sa tahanan mo, sa place kung saan ka laging, maybe in your office, or maybe sa home, or sa business, if you do have a business. Ayan, nakakita tayo na maaaring yung iba may mga investment na gagawin, or maliitan lang naman, di naman siya ganun kalaki, pero itong ginagawa mo na to is para malinis, matanggal yung mga negativity. For some of you, pwedeng may mga cleansing na ginagawa pagdating sa bahay, tinatanggal yung mga hindi na ginagamit, tinatapon, ganyan. Maybe total renovation or total general cleaning, ganun. And ang maganda nito kasi naaapektuhan pati yung pinaka negative, no, natatanggal, nawawala. Maganda yung ginagawa mo. Although talagang maganda naman talaga yon. Sa'yo, mas nakikita natin na hindi lang kasi yung physical yung nalilinis or yung kaayusan, hindi lang basta nagkakaroon ng kaayusan. Pati yung negativity nung lugar, mga spiritual na negatibong energies nawawala din. No, nakakita tayo ng mga entities, no, mga hindi mo gustong energies sa tahanan mo, na dahil sa ginagawa mo na ito, ikaw rin yun, makakaramdam na parang may something, parang hindi nagiging maganda buhay ko, parang hindi nagiging pagdating sa negosyo, bakit ganito yung business, ganito ganyan, parang hindi nagiging maganda yung outcome, ayan, pati sa career, ganyan, bakit ganito, parang lagi akong stress, parang lagi ang bigat ng pakiramdam ko. And then all of a sudden, biglang maiisipan na ikaw ay mag-ayos, babaliktarin mo yung mga gamit, yung paglilipat-lipatin ba. Tapos, nakakakita tayo dito ng magandang outcome after mong gawain ito. So, if hindi mo pa nagagawa, this is the advice for you na i-priority mo na yung pag-aayos nito, paglilinis nito ng iyong tahanan, ng iyong space, ng especially sa iyong career. And kung saan ka humikita ng pera kasi may mga maitataboy kang, sabihin na nating kamalasan na naka-stagean. Okay? So, pagdating sa sa person na kakonect mo, sino ito? This is love reading, by the way. Person na kakonect mo for Earth Sign. The star is here. Knight of Cups. Tsaka Seven of Swords. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces, Energy. Okay, itong person na ito is nakita tayo ng mga accomplishments sa kanya. Mga goals na na-achieve niya. Could be someone who is nakita ko ng law, so maybe working sa government or pwedeng malaki or maliit man yung papel niya sa government, but some of you pwedeng ganun. Meron siyang ginaganapan.
sa government, no? Could be or maybe working sa official, like maybe nagtatrabaho siya sa isang army, kumbaga yung kanyang employer, no, ay army, or mismong yung pinagtatrabahuan niya ay yung amo niya doon ay nagtatrabaho sa government, ganun. Anyway, this person, nakakita tayo ng intense connection sa inyo. And I see this person as being selfish. Kasi might be ramdam niya yung emotions, yung connection, pero this person, pwedeng hindi siya nagpapakita ng attraction sa'yo. I don't know if this is a new person. Some of you, this is a new person. Ngayon, this person, nakakita tayo ng mga recognition sa kanya. Nare-recognize siya sa kanyang trabaho. So, nagiging masaya siya, no? Kasi na-achieve niya yung mga goals niya. Yeah, a lot of celebration with the Knight of Cups. Seven of Swords is here, so... I feel like... may mga hindi magandang sinasabi itong person na ito sa ibang tao na may kinalaman sa'yo. Because you're dealing with someone who is very selfish. Pwedeng, it could be anything eh. Pwedeng ano, hindi kanya pinapansin because of career and children. I can see children. So, or if this is a past person, some of you past person, ano, and could be meron siyang bagong kaka-connect or karelasyon, pwedeng pag nagtatanong yung person na yon regarding sa'yo, o kamusta na si ganito, si past, sasabihin ng person, wala na yun, hayaan mo na yun. Parang ganon. And it is showing to me as parang yun, pwedeng yun yung, as simple as that, pwedeng yun yung sinasabi niyang hindi maganda regarding sa'yo. Okay? Pero yung iba, if this is a new person, pwedeng yung connection ninyo and maybe you're single and you're looking for a serious partner, ito medyo hindi natin nakikitaan ng kaseryosohan sa taong ito dahil masyado siyang selfish. Pwedeng yung mga kaibigan niya, iba yung sinasabi niya sa kaibigan niya regarding sa'yo. Okay? If this is a new person, okay, take only what resonates, guys. Ayun nga, but if this is a past, I feel like may pagka-cut off na ginagawa dito to focus on pag-aayos. And that could be you cutting off this person para mag-focus sa pag-aayos sa iyong work, sa health, sa iyong mentality. Kasi gusto mo maayos na yung home mo, yung mentalidad mo. Ayan. Anyway, take only what resonates. Ano yung emotions niya? Nakakita nga pala ako ng centavo. Centavo. O sentimo. This could be a reading. Pwede may mga hawak-hawak ng mga coins ngayon. Wait lang. Okay. Emotion, the Chariot is here. Okay, you're really leaving the connection. Death card, yeah, you're really ending this. Lalo na with the High Priestess. Malakas kasi yung pakiramdam mo, malakas yung intuition mo. And pwedeng nararamdaman mo sa person na ito na parang, wala naman kami, wala akong mapapala dyan. Alisan ko na yan, lalayuan ko na yan. Mag-focus na lang ako sa buhay ko. Yeah. This is you ending the whatever na meron sa inyo nito. Emotions, pagkagusto, maybe you do like this person, pero parang nakita mo sa kanya na ko, parang ano eh, hindi ito, parang nagiging aware ka doon, na parang hindi ito magbibigay ng maayos na commitment sa akin. So, dahil doon, nililet go muna siya. No? So, anyway, yung person na ito, emotions niya para sa'yo. Queen of Cups, Queen of Wands, and the Nine of Wands.
clarify the Queen of Wands. Seven of Cups. Clarify the Queen of Cups. Okay. Okay. There's two energies na naman dito. So, yung iba sa inyo, kung ang kakonect mo is someone na parang may tinatago na ano, na ugali or what. I'm feeling like marami siyang options. Marami siyang options. Hindi lang ikaw. And this person wants to try all of that options. No, especially if this person is single. Gusto niya ng magamit yung mga options na yon. Nagkakaroon siya ng attachment and then honestly, this is tama yung hinala mo na itong taong to, parang hindi kasi seryosohin. And makikita mo yon sa kanyang appearance or sa panglabas niya na anyo. Kumbaga unang tingin mo pa lang yung aura niya, parang ganun. Why? Because you are the high priestess. Malakas talaga ang intuition mo, pakiramdam mo. Okay? And yung iba naman sa inyo, if this is a past person and may mga experiences ka na sa person to, like attraction or maybe there's intense connection sa inyong dalawa, mahal ka na itong taong to, kaya lang parang hindi siya sigurado if he or she is going to give you the offer or take the offer, kung may offer mula sa'yo. Parang may pag-aalinlangan sa part na yon because of the Nine of Wands, which is mga challenges sa connection ninyo. So, what will happen in the future? What will happen in the future for you? Earth sign. The World, the Eight of Swords, and the Temperance. Seven of Pentacles, Ten of Wands, and the Three of Pentacles. Seven of Wands is here. If you're dealing with someone na nakikitaan mo or nararamdaman mo na parang may something dun sa taong yun, the World is here and the Eight of Swords, you are putting boundaries sa iyo. Hindi mo hayaan na magumawa ng hindi maganda itong person na ito sa iyo. The World is here, so dinidistansyahan mo yung sarili mo sa person na ito. And in the future, I can see growth pagdating sa iyong money. I can see you mas dadami nga lang yung responsibilidad, pero may growth eh. Seven of Pentacles, and I can see na maaaring mas makakaipon ka financially. Don't worry, kasi may person naman na may dadating. Maybe nakakita lang ta ng konting kaimaturan dito sa taon to. But there's a new person, definitely. And this is way better kesa dito sa person na ito. And if ever that this is a past person naman, ang future para sa'yo is that I feel like you will no longer move or maggagawa ng movement, you know, pagdating sa connection ninyo ng person na ito. Kasi might be either natatakot ka na may magalit or I don't know, it's creating a lot of kaguluhan sa isip mo. And with the World, yeah, there's separation in between the two of you. You're focusing on your money, on your growth. Seven of Wands is here, Aries, Leo, Sagittarius energy. I feel like I see this as self-love. Pwedeng you will be focusing on your health. Yan. And with other partnership sa buhay mo, for other partners na friend, business partners, relationship na. Maybe if you do have another relationship or other relationship in your life, mas nandito yung focus mo, no? Or group of people na pwedeng para mabago yung pag-iisip mo or mawala yung pag-iisip mo sa taong to. So, this will be your future. But, I want to know yung doon sa
past person, what will be the future para sa kanya, near future para sa kanya. Ace of Swords. And the Nine of Swords, I can see problem. Like, the moment na ikaw ay nag-aayos sa sarili mo, focusing sa ibang bagay, this person, there's a lot of malaking pagbabago sa buhay niya. With the Ace of Swords and the Nine of Swords, these are all problem na bigla niya may iisipan. Or biglang dadating sa buhay niya and then marirealize niya, teka lang, parang ayoko nito. Parang hindi ako masaya dito. And there could be an ending here with the Ten of Swords. Some of you, ending of career or ending of a relationship, ending of a partnership, the Justice card and the Tower. Tower, yan. Sunod-sunod, oh. Ten of Swords, the Tower and the Justice card. And the Wheel of Fortune, which is, this is big change. Mababago yung buhay niya, no? The moment na mag-start kang baguhin yung buhay mo. And thank you for watching, guys. I love you all. And bye-bye.